Before anything else, please share, like, and subscribe. Thank you. Welcome to Precious Journal again. And here tayo ngayon at gagawa tayo ng donut. So yan guys, ang ating evaporated milk. Lalagyan natin ng yeast. 2 teaspoon yan guys. Yan, 1, then 2. Then after nyan, maglalagay tayo ng sugar kasi yun ang pagkain ng ating yeast. Ang nilagay ko dito guys is 1/2 cup of brown sugar. Hindi ako gumagamit ng white sugar. Then, isusunod natin guys ang itlog. Siguraduhin nyo po na hindi sira ang inyong itlog dahil sayang naman ang ating ingredients. After nyan, isunod natin ang ating butter. Huwag kalimutan, dapat ang butter ninyo ay naka room temperature para madaling i-mix. So, after ng butter, lagay natin ang ating all-purpose flour. Or pwede nyo rin gamitin ang bread flour. So, dito guys, ang ginamit ko is 3.5 cup ng all-purpose flour. Sinundan ko ng 1 pack ng powdered milk para masarap ang lasa. So, lagay muna natin ang hook guys. Close natin para mag-start na tayong mag-mix. Sa simula guys, start nyo lang from slow to medium high na ano na speed ng iyong mixer. Para at least ano lang, dahan-dahan. Yan. Unti-unti na siya nabubuo. Unti-unti na siya nag-mix. Open ko muna guys ah. Dahil kailangan nating scrape yung mga ano flour sa gilid-gilid ng ating mixing bowl. Para ma-incorporate ng maayos ang ating mixture at mamaya ay walang naninigas na mga flour. So, yun guys. So, yan. Scrape natin ng maayos. So, after nito, yan. Close natin ulit at i-mix natin ng high speed. So, pasensya lang, medyo shaky lang ang aking pagkaka-video, pero nasa mabuting kondisyon naman ang ating dough, guys. So, mix natin ito ng mga, 12 to 15 minutes. Yan. After nito, open natin. At yan na. Yan. Well incorporated na ang ating mga ingredients. So, scrape natin yung nasa ating hook, guys. Yan. After nyan, tanggalin muna natin ang hook para malabas natin ang dough. Dough bang tawag yan? Hindi ko lang alam kung anong proper term, guys, kapag bread. So, yan. Or dough naman pala talaga. Dough naman siguro. So, tanggalin na natin ang ating mixing bowl, guys. Tapos, alisin muna natin itong mixer para malinis natin ang ating table. Of course, kailangan sobrang linis. I-sanitize natin ang ating table. Yan. Linis, linis. Linisan ng maayos. Dahil dyan natin ngayon imamasa ang ating dough. So, yan. Malinis na siya. So, eto na ang ating dough, guys. Scrape natin para matanggal natin siya sa mixing bowl. So, yan. So, medyo, malagkit siya masyado. So, yan. Tanggalin natin. Tanggalin natin. After nito, guys, yan. Natanggal na ang kanyang dough. Imasa natin siya konti. Pero, dapat, guys, lagyan natin ng oil. Yan. Ito yung oil pero hindi lang pala nakita sa ating camera. Lagyan natin ng oil ang ating mixing bowl kasi dyan natin i-rest ang ating dough after natin. Masahin ng konting-konti lang kasi
na ano naman siya sa ating mixing, sa ating mixer kanina, di ba? So, yan. So, masamasahin lang konti. Ayan. Mga siguro, guys, minasa ko ito ng mga around 5 minutes. So, yan. Yan. Hanggat sa hindi na siya dumidikit sa table at hindi na rin siya dumidikit sa yung kamay. So, yan. Binilog-bilog ko na siya dito, guys. Yan. 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 So, nakikita nyo, wala nang dumidikit sa table at wala nang dumidikit sa aking kamay. So, lagyan ko siya ng oil at ilagay ko dito sa ating mixing bowl. Pero dapat, guys, ha, lagyan nun talaga ng oil para habang umaalsa yung dough, hindi dumidikit sa, sa bowl na pinaglagyan natin. So, yan. Takpan natin ng malinis na towel para makapag-rest ang ating dough. And later, balikan natin. So, here na, hindi ko na napakita sa inyo, guys, ang pag-alsa niya. Nakalimutan ko. Pero ito, guys, ang ginagawa ko is kinat ko na siya into pieces. 57 to 59 grams ang ginawa ko para at least medyo magkakalapit ang laki nila. So, eto guys. Prepare ko lang. Yan. 40. Yan. 53. So, 57 to 59 grams ang ginawa ko. So, ganyan lang para yan, binilisan ko na dito, guys. So, yan. Continue lang natin. Ayan. So, eto na siya, guys. So, ang nagawa ko lahat-lahat is 15 pieces na donuts. So, yan. Bilog-bilog natin at ilagay natin sa ating baking pan para makapag-rest na naman siya. So, dito guys, is yan, nabuo ko na 15 pieces ito guys ha, regular sizes. So, ganito na siya. Ayan, nakita nyo, magkakatulad ang laki nila. So, yan. Para kapag pinito natin na sabay-sabay mamaya, sabay-sabay rin silang maluluto kasi magkakasin laki lang. So, tabunan natin ng malinis na towel ulit. Mga 15 minutes guys at after nyan, ito na ang resulta. Yan. Lumaki na siya. Ito. Piniprito ko na. So, parang kulang ng isa, guys. So, dinagdagan ko ng isa. So, apat ang kasya sa aking frying pan. So, yan. Antayin lang natin na medyo mag-brown-brown. Yan. O. Brown-brown na siya. So, saka natin i-flip. Baliktarin natin, guys. Then, after nyan, kapag medyo light brown na naman yung kabilang side, baliktarin na naman natin hanggang mang golden brown. So, eto na siya. Yan. So, tanggalin na natin kasi golden brown na ang ating donut. Eto siya, guys. Walang butas sa gitna kasi ayaw ko na may butas sa gitna. Para mas malaki ang ating makakain, mas marami, mas masaya ang tummy. So, eto na yung ating natapos. This is now our finished product, guys. Thank you for watching. Please share, like, and subscribe. Thank you. Bye-bye.